ng bagong lahat ay unang kumay mga kapatid at masaya ang ating worship declaration. Sabay-sabay tayo today. Today, we listen to God's word. It empowers me by its instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was said so I may be complete and equipped to every good work to serve man and to glorify God. Father, we thank you, Panginoon, sa privilege na naman ito, Panginoon, na makarinig na yung salita, Panginoon. We came here not for the knowledge. We came here, Panginoon, for your revelation, Lord. Lord, open our hearts and our mind, Panginoon. And we pray, Panginoon, at hinihiling namin, Panginoon, ang kapatawaran mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, nandun na malinis na ito, Panginoon ko. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa sa puso ng bawat isa na napalito, Panginoon ko, dahil mas pinila nilang unahin ka, Panginoon. At maraming salamat sa mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy na nagpapagalang, patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon ko. Lord, ngayon nga ang araw na ito, Panginoon, samahan mo kami, your spirit, Panginoon, na hinihiling namin to be in this place, to be in our heart, Panginoon, upang mag-manifest, upang ma-i-store up namin ang inyong mga salita sa aming mga puso at siya namin magagawa sa pang-araw-araw namin ito. Buhay, Panginoon ko. Lord, i-bibalat namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mainit ba o dito lang? Pa-summer na kasi po, no? Ayan, good morning. So, nasa huling linggo na tayo ng ating team na Trust. So, trust on her. So, last time nasa dayo po tayo. Sino yung mga nakasama? Ayan. So, halos lahat po, no? So, ngayon, wala naman tayong ibang pag-uusapan, hindi yun pa rin mga kapatid. But this time, hayaan natin na ang Panginoon ang pag-usap sa atin, sa puso natin. Amen? So, yun. So, alam naman natin kung ano yung trust. Ano yung Tagalog ng trust? Tiwala. Naranasan mo bang nagtiwala? Amen. Tas nasira yung tiwala. Naranasan ko yun. Yung ko lahat. No? Masakit? Masakit, ano? Nakakarinig ang bawat isa, no? Kapag tiwala na ang pinag-uusapan. So, yun. Yung trust na mga kapatid. Ito yung firm belief natin. Yung sa truth, yung katotohanan, kung ano ba yung pinapaniwalaan natin. Natasa yung bang magtiwala sa tao? At alam ko na mas nararanasan ninyong magtiwala sa ating Panginoon. Amen? So, trust daw is a person or thing in which confidence is placed. Pero, ano mga kapatid, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon dahil, una, kilala mo siya. Pangalawa, naranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoon. At pangatlo, patuloy kang nagtitiwala sa mga pangako na sa'yo, kaya ka nagpapatuloy. Amen? So, ayun. So, yung issue kasi sa mundo ito, mga kapatid, kasi pwede kang mamili, you can trust God, or you can trust the season of this world. Tama? Maari na itanong muna or itatanong ko lang sa ating Panginoon, God, can I trust you? Natanong niyo ba yun sa Panginoon? God, can I trust you? Or nagduda ka ba sa sitwasyon mo ipinararanasin ng ating Panginoon? God, can I trust you? Siyempre sabit ng Panginoon, yes ha? Yes ha? Pero ang tanong ng Panginoon,
can you be trusted? Sabi niyo sa katabi niyo, can you be trusted? Can you be trusted? At some point, may ano sa puso natin, no? Parang napapaisip tayo, pagkakatiwalaan ba ako? Tama? So sa mundo yung ginagalawan natin, maaaring nagtitiwala ka sa naging teacher mo sa trabaho mo, na kahit saan siya, kahit saan pa siya naka-assign, pupuntahan at pupuntahan mo pa rin siya. Sa kanya ka magtatanong. Di ba? Kasi naranasan mo kung paano man yung turuan, paano yung pasensya niya sa'yo. Di ba? Kahit galit na yan, nandun na, na ipinapadama niya kung gaano ka, gusto pa niyang mapabuti sa trabaho mo. Ganun din tayo mga Kristiyan, mga kapatid. So, we have to be thankful sa mga kapatid natin na nagre-review sa atin. We have to be thankful sa kanila kasi hindi lahat kaya mong mag-review with love. Hindi lahat may courage na sabihan ka. Kaya be thankful. Amen? May nagre-review pa sa atin? Meron? Yung totoo. Meron, no? Ngayon, sometimes kasi nandun yung pagdududa natin, mga kapatid, because of our current situation. Or maybe because naranasan mong pagtaksilan. Tama ba? Pagtaksilan. Naranasan mong mabaliwala yung tiwala mo sa isang tao. So, sa next slide ko, sis. Parang kanina pa ako nag-iintro. Praise God. So, ang pamagat ng word natin for today ng binigay ng ating Panginoon ay authenticate your trust. Authenticate your trust. Sis, ano ba yung authenticate? Hanggang tita Miriam tayo magtanong. Authenticate, sabi ko na doon, is prove or show to be true, genuine, and or valid. Yung tiwala meron na kapatid, sigurado ka bang genuine yan? Sigurado ka bang totoo yan? Totoo kang nagtitiwala. Amen? Sino mga nagtitiwala sa kanila? Amen. So, salamat sa Panginoon kasi nandyan siya. Na walang ibang pwede makapagkatiwalaan dito sa mundo kundi siya lang. Amen. So, yan. Next, sis. Yan. Trust is the medium of exchange to the kingdom of God. So, trust is the medium of exchange to the kingdom of God. Bakit, sis? Kasi kapatid, kahit basahin mo ang buong Biblia kung hindi mo paniniwalaan, hindi mo gagawin tama. Kung sasabihin ka, kung i-review ka, kung hindi ka nagtitiwala sa tao yun o sa sinasabi niya, hindi mo gagawin. Ganun din sa ating Panginoon. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Tayo, ang Panginoon, kailangan tayo magtiwala aside from faith na meron tayo. Kasi hindi lahat na nagsasabing may pananampalataya siya ay talagang nagtitiwala. Amen? Sometimes kasi mga kapatid, nandun yung pagdududa natin. Duda tayo ng duda hanggat wala na tayong nagawa. Hindi na natin naitama yung pagkakamali natin. Pag may sitwasyon tayo, lagi na lang focus kung ano yung pwede natin magawa. Amen? But know that situation can blind you to trust God. Tama ba? Naranasan niyo ba yung sitwasyon niyo nung hindi na kayo nagtiwala sa Panginoon? And know
Panginoon. Can blind you to what God is doing for your life. Magiging bulag ka sa ginagawa ng Panginoon sa iyo. Kasi may pupokus sa sitwasyon natin. Hindi natin iniintindi, hindi natin tinitignan kung anong purpose ba, kung bakit ibigyensya ng ating Panginoon. Pwede mo siyang tanongin, Lord, ano yung purpose ko? Bakit may ganito akong problema? Bakit sa akin nangyari? Sa dami-daming tao dito sa mundo, sa akin pa nangyari. Ang dami pwedeng mabangga, bakit ako pa nawala ng lisensya? So, ba? Ayan. So, mga kapatid, may pagtuturo sa bawat ginagawa ng ating Panginoon. Tama? Amen? Ayan. So, sa Isaiah 26 verse 3, saan ang tanong, can you be trusted? Ayan. So, sa Isaiah 26 verse 3. And you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. May peace, mga kapatid, kapag tayo ay nag-i-stay sa ating Panginoon. Stay in what? Stay sa presensya niya. Stay sa mga salita niya. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? So when you trust God, you will keep your attention to what you trust. Tama ba? Kung sinabi ng leader mo, ito ang gawin mo, yun ang gagawin mo. Kasi nandiyo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Hindi naman yung tuturo yung mali sa iyo. Ganun din ang ating Panginoon, mga kapatid. Sinabi ng love your neighbor, mahalin natin kahit hindi nila tayo mahal, mahalin pa rin natin. Amen? Magtitiwala tayo higit sa lahat sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. So, let's proceed, mga kapatid, sa Mark 4, verse 35 to 41. Mababasa. Sige, sabay-sabay tayo. That evening, Jesus said to his disciples, let us cross to the east side. So they left the crowd and his disciples started across the lake with him. The boat. Some other boats followed along. Suddenly, a windstorm struck the lake. Waves started splashing in the boat, and it was about to sink. Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow, and he was asleep. His disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we're about to drown?" Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped and everything was calm. So dito, literal na storm ang naranasan nila. So ganun din tayo, mga kapatid, yung sitwasyon namin sa buhay, mga problema natin, naranasan din natin ang literal na storm. Tama? But in this context, mga kapatid, walang level ng maturity ang hindi pwede ganito na ako, ganito mature na ako sa pagiging Kristiyano. Hindi, mga kapatid, walang exempted sa mga problema ng buhay. Tama? Amen po ba? Ang kaibahan lang, mga kapatid, kung ikaw ay patuloy magtitiwala sa Panginoon or hindi sa gitna ng sitwasyon mo. Tama? Lord, may tama ka, Lord. Tama ka, Lord, eh. So, dito, mga kapatid, kung titignan natin, on previous chapter, mga kapatid, so, chapter 1 and 2, kasama nila ang Panginoon. They witnessed how Jesus healed the crippled man. They witnessed how he feed people. They witnessed kung paano mag-cast out ng demon sa ating Panginoon. But then, on this certain text, sa verses na ito, mga kapatid, doon sila hindi nagtiwala. And in the first place, mga kapatid, na-share ko ito ng isang devotion ba, mga kapatid, first week ng ano. In the first place, mga kapatid, kasama nila ang Panginoon.
place, ang Panginoon ang nag-utos sa kanila. Tama? Anong sabi ni Jesus sa una? Let's cross the other side. Or sa version na to, ayan, sa version na to, yung contemporary English version. Let's cross to the east side. Ang Panginoon ang nag-utos. Ganun din tayo mga kapatid, yung mga utos niya sa atin. Kailangan mo magtiwala, gawin yung pinapagawa niya. Kasi ang Panginoon ang nagbigay sa atin yan. Amen. Sabi nga sa kanta natin, di ba, higit pa sa kaya natin isipin, higit pa sa kaya natin gawin. Di ba, kaya-kaya ng ating Panginoon. Di ba, pangalawa kasama nila ang ating Panginoon. Suddenly, sabi yan, suddenly a windstorm struck the lake, waves started splashing. So napupunta na yung tubig sa kanilang bangka at lulubog na ito. And then the next verse, sabi ng disciples sa kanya, at ang Panginoong Jesus, nandun, natutulog sa likod. Sarap ng tulog ni Lord. Bakit? Minsan kasi, ganun yung naisip natin, Lord, parang hindi ka naman kumikilos sa sitwasyon ko. Lord, parang hindi mo naman ginagawa ng paraan. We are blinded, Panginoon, we are blinded sa mga sitwasyon natin. Tama ba? Naranasan ko yan. Alam mo, naranasan ko din. So, let's see. Yeah. Jesus asked. So Jesus asked his disciples, why were you afraid? Tatanungin ko kayo mga kapatid, bakit? Bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot in the first place? Ang Panginoon ang sabi sa'yo, gawin mo ito. Bakit ka matatakot kung kasama mo ang Panginoon? Amen? So sabihin mo nga sa katabi mo, ngayon pa ba? Ngayon pa ba? Kasama mo ang Panginoon? Kasama mo ang Panginoon ngayon pa ba? Ngayon pa ba niya ako iiwan? Pero kapatid, eto ah, pero hindi ito yung confidence sa sarili natin. But then ito yung confidence of trust na meron tayo sa Panginoon. Ulitin po, this is the confidence of the trust we have in Jesus. Yung confidence natin dahil yun sa tiwala natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. So in John 10, verses 25 to 30, ano natatala natin ito last Sunday sa Dalyaw? And for that sake, mga kapatid namin na hindi nakadalaw, and Jesus was in the temple courts walking in Solomon's colonnade. The Jews who were there gathered around him, saying, how long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. But you do not believe because you are not mine. Sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. So sabi niya, ibinigay ang Panginoong Jesus para sa atin. So bakit? Why do sheep follow the shepherd? Because of the trust.
they follow my, sabi yan, my sheep listen to my voice. Kilala tayo ng ating Panginoon and they follow me. What will, ano yung magiging natin? God gave us the eternal life once we believe, once we trust in Him. Amen? So why do sheep follow the shepherd? Because we know Him. Is it something to do with the shepherd? Kapag ba nagtiwala ang mga sheep sa shepherd nila, ang shepherd ba masasabing mayaman o maraming tagasunod o maraming mga tupang inaalagaan? It is not, mga kapatid, dahil they follow the shepherd so that the shepherd can guide the sheep, can care the sheep, can feed the sheep, and can protect the sheep. Ganun din tayo, mga kapatid. We are all benefiting sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Hindi ito para sa kanya, but para sa atin. You have to trust Him. You need to believe in Him. You need to have faith in Him. Kasi hindi naman para sa kanya, kundi para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin dito. Amen? So we are totally benefiting from what we get from the shepherd. So, clear na tayo, mga kapatid? The sheep and the shepherd. So, my Father has given them to me. Ibinigay ang Panginoong Jesus para sa atin. It's not the other way around. So, present tayo, kapatid. So, can authenticate your trust. Sabi ko ngayon, authenticate, but to prove. Yung trust ba na meron tayo ay genuine? Yung trust ba na meron tayo ay totoo? Number one, so the reason na kailangan natin malaman kung totoo ba or genuine ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil malalaman mo naman yan, mga kapatid, di ba? Kung genuine hindi, kung hindi. Kung nag-obey ka sa salita niya, if you continue to serve Him, if you continue to share His words, amen? So, there are some ways, mga kapatid, to make sure you are trusting God. So, you know, you can authenticate your trust by looking at your life. Kasi walang mag-e-evaluate, walang ibang mag-e-evaluate, kundi ikaw, mga kapatid, at ang Panginoon. Ang Panginoon kilala ka niya, you have to evaluate yourself. Kung baka lumilihis ka na ng landas, o baka nasa sideline ka na sa ibang bagay. Tama? Hindi mo pinagkatiwalaan fully ang Panginoon. So number one is self-reliance. Self-reliance or don't rely or don't depend on yourself. Kasi mga kapatid, we fail sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. With all our strength, ginawa na natin ng solusyon ang problema natin. So, self-reliance, mga kapatid. Yung ganung bagay, yung hindi natin kayang i-submit sa ating Panginoon, yung naranasan natin. And we fail. Most of the time, we fail sa mga sitwasyon natin. Tama ba? Ginawa na natin lahat, pero tapos katanungin natin ang ating Panginoon, Lord, bakit ganun? Bakit nangyari? Bakit ganun ang kinalabasan? Bakit ganun ang naging sitwasyon ko? Kapatid, in the first place, pinagkatiwala mo ba yun sa Panginoon? Nag-rely ka ba sa ating Panginoon? But know that trusting God is to rely on His strength. To rely
rely on His ability. To rely on His integrity. Kapatid, you need to depend on that in every situation ng buhay natin. In every situation na mararanasan mo pa lang, you have to depend on God. Dahil ang Panginoon ay trustworthy. Amen? Napatunayan mo na yan sa buhay mo, sa tanan ng buhay mo, napatunayan mo na yan. Amen po ba? So sa Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So trust in the Lord with all our heart. Buong-buong kapatid, hindi pwedeng three-four. Yan. So may tendency kasi tayo mga kapatid, may tendency kasi ang tao na nagtitiwala lang sa kanyang sariling kakayahan. Tama? At hindi totally or completely nagde-depend sa ating Panginoon. Naranasan niyo ba? Ako naranasan ko. So kapag hindi mo na naiintindihan ang nangyayari sa'yo, yung gagawa ka nalang ng paraan, hindi ka na nagde-depend sa ating Panginoon. So ipagkatiwala mo sa anak kapatid, hindi ka mabibigo ng ating Panginoon. Pangalawa, Cry out to God. Sino nang nakaranas umiyak sa Panginoon? Meron bang hindi? Meron bang hindi umiyak sa ating Panginoon dito? Yung iba nga parang, every nila iyak talaga. Sabi sa Psalm 55 verse 17, evening and morning and at noon, will I pray and cry aloud and He shall hear my voice. God is always ready, mga kapatid. Ready siyang makinig sa mga hinanain mo. Ready siyang makinig sa mga sakit ng puso mo. So naranasan mo ba pag pinipersecute ka, sa kanya ka lang tumakbo? Iniiyak mo na sa kanya, Lord, kayo mo bahala. Kayo mo bahala, Panginoon. Tulungan niyo ako unawain. Tulungan niyo akong huwag magkasala. Mga kapatid, God is always ready to hear our cry. Kahit lakas-lakas kayo. Pero I know, minsan hindi ganun kalakas. Yung bang iyak na walang totong lumalabas. At minsan ang sakit-sakit sa puso. Tama ba? So let's proceed. Pangatlo, authenticate your trust. Sabi ito, if you're running from evil, run from evil. In Proverbs 3 verse 7, be not wise in your own eyes, fear the Lord and turn away from evil. Alam naman natin kung hindi na tama ang ginagawa natin. If we are leading sa bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Tama po ba? Kasi ganun madalas ang nangyayari sa atin. Kahit alam na natin mali, pinagpapatuloy pa rin natin. Alam natin mali, sinisegwehan pa rin natin. Kasi mga kapatid, when you don't trust God sa provision ng ating Panginoon, pag di ka nagtitiwala, there's a tendency na magnanako ka. There's a tendency na magdadaya ka. Kapag hindi mo pinagkatiwalaan ang provision ng ating Panginoon. When you don't trust God sa identity mo, mga kapatid, Lord, ano ba ako, babae, lalaki? Tinatanong pa ba yan? Sasabihin, tinatanong pa ba yan? Diba? Kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan sa identity mo, alam mo naman ang totoo. Diba? You're going to have sex change. Kung hindi mo pinapanalang babae ka,
And sabi ng ating Panginoon, you are totally wonderfully and you are Panginoon, you are wonderfully and totally made by God. Kaya maganda ka, kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, maganda ka, guwapo ka. Maganda ka. Sa mundo dito, sa pinilang sablay ang ilan mo. Maganda ka, kapatid, sabi ng ating Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Kasi sa langit, walang mabuti, walang maiting. Diba? Walang pango, walang matangos. Kapatid, hindi yun yung tinitignan ng ating Panginoon. At hindi rin yun yung isang qualities para makapasok mo sa langit. Para ma-enjoy mo ang eternal life. Hindi po ka din. So, maniwala ka lang. Feel na. So, next, everything. Yeah. When you don't trust God, lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa'yo, hindi mo gagawin. Kapag hindi ka nagtiwala sa Kanya. You're going to do what you want. Kahit mali, gagawin mo kasi hindi mo siya pinagkakatiwalaan. So in 2 Timothy chapter 2, verse 22, so flee from youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. Ano daw yung keep away for youthful passion? Diba nung hindi pa tayo nakakilala ng ating Panginoon, may mga passion tayo na hindi nakakalawid sa Kanya. May mga nagawa tayo hindi nakakalawid sa Kanya. And free from that, i-pursue natin yung righteousness, yung faith, yung love, and peace. Sabi niya doon, along with those who call on the Lord from a pure heart. Sino ba ang mga yan, mga kapatid? Those are the communities of believers. Bakit kailangan mo makisama sa kanila? Bakit kailangan mo makifellowship sa kanila? It will develop the Christian virtues, mga kapatid. Kaya importante yung fellowship. Kung makasama ka man sa mga unbeliever, let be the salt and light. Kung may pagkakataon kang ibahagi ang salita niya, ibahagi mo, kapatid, huwag kang matatakot. Amen? So let's proceed. Number 4. So put God first in your life. Put God first in your life. Oh, in Matthew 6, verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Lalo-lalo na sa tithes and offering natin, mga kapalitubang, every Sunday natin binabahagi na unahin ng Panginoon. Ganun din, mga kapatid, sa trabaho natin. Bago tayo magtrabaho, magdasal tayo. Pupunta ka ng CR, magdasal ka. For guidance, for protection ng ating Panginoon. And pray, kapag nagbahagi ka ng sala ng ating Panginoon, mag-pray pa din, mga kapatid. The Holy Spirit will guide you, will help you. Bakit pa nga ba, ano bang dahilan kung bakit natin kailangan kunahin ang ating Panginoon? Para maging, you are on the right track. Hindi ka nilinis ng landas. Next is, meron pa bang isang pwede kung lalo sa mga committed workers, sa bawat isa sa atin, na magkaroon na tayo yung God's first planner, yung daily natin gagawin. Nakapaloob din yun, di ba, sa 4G natin, tama? Yung mga nag-4G,
nag-4G pa lang, di ba meron doon? Kung anong gagawin mo ng umaga, tanghali, pagkagising, di ba meron tayong ganun? Ayan, so, nawa na magkaroon tayo ng ganun, sarili natin ganun. Amen? So, number 5, check yourself by God's word. So, you can authenticate your trust if you check yourself by God's word. Naka-imply pa ba ako sa salita ng Panginoon? Nasusunod ko pa ba ang mga tuntunin niya? Nasusunod ko pa ba ang gusto niyang pagawa sa akin? So in Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Kasi yan ang bala mo kapatid, yan ang bala mo sa araw-araw mong ginagawa, sa araw-araw ng buhay mo. His word will guide you to the right path. His word will protect you. Diba? Hindi maiiwasan talaga kapatid mo. Lalo na pag hindi close yung hindi natin masyado, yung hindi, may mga tao nang persecute sa atin, yung ayaw sa atin, hindi mo maiiwasan na may maaaring may gawin sila hindi tama. But the word of God will guide you na hindi patulan, but to understand them and to love them. So we need to store the word of God in our heart. At lalong-lalo na, i-manifest natin, gawin natin. Practice it little by little. Hindi ka mabibigo, kapatid. And don't get yourself worried. You are searching for validation. Kung sabi ng Panginoon, you have to be this time, the 8:15 prayer meeting mo na. 8:10 na sa dorm pa pala. Or Bible study na, online na lang tayo, sis. Tara na, sumama ka na, pumasok ka sa Zoom meeting. Kasi kapatid, yung mga bagay niyo, yung mga gawain ng Panginoon, yun ay opportunity, mga kapatid, hindi para sa mga nagtuturo sa atin, hindi para sa atin mo. So, grabe. Kung may time, kahit na sa trabaho ka, kung pwede ka lang makinig, i-drop ko, kapatid. Amen? So, number 6, you listen to the Holy Spirit. Listen to the Holy Spirit. In John 14, 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Kasi tayo, mga kapalit tayo ng tao, ang bilis natin makalino. Others, yung iba ka, meron pa yung kakasimba pa lang. Di ba? Tapos, pagka after ng church, hindi ko nagawa. May nagawa akong mali. May nasabi akong mali. Kapatid, we need to listen to the Holy Spirit. Siya ang tutulong sa inyo. Ibigay sa atin na ng ating Panginoon to help us. So, nawala ng presensya ng ating Panginoon, the Holy Spirit, kapatid, ang tutulong sa atin. And I know, nararanasan nyo yan, every time na may mga pagsubok kayo sa buhay, every time na may pinapagawa ang ating Panginoon sa atin. Amen? He will teach you, sabi niya dyan. Tuturuan tayo. Kung hindi natin alam ang pag-pray natin, tuturuan niya tayo, sabi sa Romans. The Holy Spirit will teach us. So, check your conviction, mga kapatid. Check your conviction. It will give you the right direction. Hindi ka naman kapatid, kapag kinoconvict ka, hindi ka naman magiging yung
yung mapapabuti kapag kinukonvict ka, kapatid, hindi ka mapaparuwala. Yan, number 7. 7 na tayo. So, check your conviction, it will give you direction. 7. And rest in God. Sino dito, after ng work, Lord, ang sakit ng mga balakan ko, ang sakit ng braso ko. Meron pa tayong gawain, Lord. Mag-rest ka! Meron pa namang 40 minutes bago magsimula. Yan, umpisahan mo nang mag-pray. Yan. Dahil ang pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid, if you rest in God's love, mga kapatid, yung bang alam mo mahal ka ng Panginoon, so you can rest on His presence when you pray to Him. Tama? Ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka mabibigo. Yung care na pinangako niya, paniwalaan mo. Amen? So, it is always important, mga kapatid, kung ano yung sinabi ng Panginoon, mahal ka niya, mahal ka niya. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya pababayaan, kapatid. Amen? So, are you looking for this love? That, oh, sis, palagi. Palagi. You need to trust God, kapatid. Next slide, sis. So, in Psalm 62, verse 5 to 8, yes, my soul finds rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. I trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Kasama natin ang ating Panginoon. Siya ang masasandalan natin. So you need to look for His love, not the love of this world. Dahil iba, kapatid, yung kapahingaan na ibibigay ang Panginoon na ipaparanasin sa'yo sa kabila ng sitwasyon na meron ka. Iba, kapatid, yung kapahingaan na ibibigay niya para sa atin. So you need to trust God for His love for you. Mahal ka niya bilang ikaw. Mahal ka niya bilang anak niya. Amen? That's our conclusion. So authenticate your trust by looking and trusting God's love for you. So may nireview ba ang ating Panginoon sa araw na ito? Nakita ba natin yung buhay natin, yung tiwalang meron tayo? Na-prove ba natin? Nag-depend ba tayo sa ating sarili? Umiiyak ba tayo sa ating Panginoon? If you're trusting God, you will. If you're trusting God, you will listen to His voice. If you're trusting God, you'll make Him the first in everything that you do. Even in your finances, in your time. Uunahin mo siya, kapatid. And lastly, yung trust na meron tayo, ito yung kapahingaan na kaya niyang ibigay para sa atin. Amen? So lahat nagtitiwala sa ating Panginoon. Lahat ba nagtitiwala sa ating Panginoon? Amen. Are we blessed today, mga kapatid? Amen. So let's bow our head and let us pray. Father, we thank you, Panginoon, for your words for today sa mga ibinabagong salita, Panginoon ko. Thank you for this privilege and opportunity, Lord God, to hear your words today, Panginoon. Lord, thank you for the revelation, Lord. To authenticate our trust in you, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, na kayo
Lord God, for your revelation today, Panginoon. Continue, Lord God, to use our lives, Panginoon, as your witness in this world, Lord. Use everyone's soul, Panginoon, upang ibahagi pa ang mga salita mo sa mundo nito, Lord God. At patuloy kaming magtitiwala sa kakayanan mo, patuloy kaming magtitiwala sa lakas mo, patuloy kaming magtitiwala sa kalakasan mo, patuloy kaming magtitiwala sa kapangyarihan mo, Panginoon. Dahil ako ang Panginoon namin mapagkakatiwalaan, ikaw ang Panginoon namin tapat sa aming mga buhay. And Lord, for those people, Panginoon, that is not totally trusted in you, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, na kayo ang tutulong sa kanila. Kayo, Panginoon, ang magbukas sa kanilang puso't isipan. Na ikaw lamang ang pagkakatiwalaan nila, Lord God. Lord God, thank you for being with us today. Thank you for the word, Panginoon. Thank you for the Holy Spirit na sumama sa amin, Lord God. And Lord God, sa araw na ito, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon. Dahil ito ang aming Panginoong makapangyarihan. Ito ang Panginoon namin nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin. Lord God, maraming salamat, Panginoon. At alam ko, walang aalis sa bagay pa ng bahan na ito na empty, Panginoon ko. But then, so Lord God, na na-receive ang bawat portion na kailangan ng bawat isa ko. Lord, maraming salamat. Binabalik namin ang lahat sa inyo. Lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagbalhati sa taming pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen, mga kapatid. Authenticated na ba ang aking trust? Ay, mahina. Amen. Dapat mga kapatid kasi halos wala na ata akong sasabihin kasi nabanggit na ni Sis Grace lahat ng sasabihin ko. Pero sabi nga sa Malakay 3:10, okay, maumay mga kapatid, Malakay 3:10 po. Hanggang hindi po natin na-apply sa ating sarili, sa ating buhay, huwag natin kaumayan ng salita ng Diyos na ito. Sabi niya, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi subuksan ng mga bintana ng langit, ibuo sa inyo ang masagat at pagpapala. Amen. Sabi dito mga kapatid, subukin. Subukin ninyo ako. Kung nagtitiwala tayo sa Lord, susubukin natin yung mga sinasabi niya, di ba? Sabi nga ni Sis Grace kanina dun sa John 10:27 na ba yun? My sheep, listen to my voice. Sabi niya gano'n. Kung tayo ay tupa ng Panginoon, makikinig tayo sa sinasabi ng Lord. Sabi ng Lord dyan, subukin mo ako. Di ba, nagtitiwala tayo sa Lord. Kung nagtitiwala ka, gagawin natin yung na ibigay natin ng ikasampung bahagi ng ating kita, ani. Sa totoo lang, hindi naman dapat ibigay kasi wala tayong ibibigay sa Lord kasi binabalik natin ang sa Kanya lang. Walang atin, walang sarili natin. Kumbaga, sa Kanya galing lahat. Sabi din, di ba, sabi dun sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Pinapagahan ako buhay. Trust in the Lord with all your heart. Hindi tayo kailangan manangin sa sarili natin. Kundi sa Diyos tayo magtiwala lagi. Subukin natin ang Diyos. Kung hindi yan, sabi na dun sa, lagi na number, sa Luke 6:38, give and you will receive, your gift will turn to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you will determine, the amount you get back. Diba? Napaka, kung nagtitiwala ka sa Panginoon, maniniwala ka sa mga promise ng Lord, na ibibigay niya lahat ng pagpapala, sisipli, hindi ito mga tao. Di ba pag nagtatrust tayo, may love tayo? Mahal natin ang Lord, di ba? So, magtiwala tayo na
blessing na lang para sa ating mga kapatid. Kaya yun lamang po mga kapatid, dahil hawakan ng ating mga ipapu at kaloob. Lord God, maraming salamat ang inuwan sa umagang ito. Lord God, tunay nga po narito kayo sa amin. Harapan Panginoon, narito kayo Panginoon na pinakitinggan Panginoon ng aming mga kailangan ko, Lord God. Lord, itinataas namin Panginoon ng aming mga ipapu, Panginoon, ng aming mga kaloob, Lord God, sa inyo, Lord. Pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, ngayon sa mga mga kapagbigay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na darating namin, Panginoon, na may ibubusin sa kanya ang pagpapala, Panginoon, upang makapagbigay ng kaloob sa iyo, Panginoon. Na ang tanging, Panginoon, magagamit lamang, Panginoon, sa ikalalago ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po, Diyos, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Lord God, na tuluan mo kung ang bawat isa sa amin na magtiwala sa iyo, na tanging ikaw lamang ang pagkakatiwalaan namin, Panginoon, at wala na iba, Lord God. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, kay Sis Grace, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain siya, Panginoon, at binigyan ng sampu ng kanyang sambayan at Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanyang pamilya, O Lord God. Lord, maraming salamat sa buhay niya, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Gayun din sa aming mga kapatid na narito, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, sa pansamantalang pag-uwi, pag-iwalay namin, Panginoon, kayo po, Panginoon, na mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. Give your divine protection, Panginoon, at gayun din sa pamilya namin, Panginoon, extend yung, Panginoon, ng blessing, Panginoon, ng pag-iingat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na makabuti mo, O Diyos. Ikaw ang mataas, maluwalhati sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, mapakailanman, O Lord God. Ito po ang samang dalangin namin.